Oh no, holy damn, ubus, man, shit. What is up mga brother? Welcome back to my channel. Good day sa inyong lahat dyan. At sa hindi pa nakakakilala sa akin, ako nga pala si Ace. Isa akong fish keeper. At isa rin po akong angler. So today, ngayong araw ay very very sad morning mga kaibigan. Dahil kung nakita nyo sa video, nasira yung trapan na ginawa ko. Yan yung unang-unang trapan na ginawa ko. Two-story trapan. And very sad kasi yun, nasira. And today, ngayong araw, ay samahan niyo ako at magbibigay ako ng kaunting tips based sa mga karanasan or yung mga experience ko sa paggawa ng trapan. So, tara, puntahan na natin yung trapan. Alright, so yun guys, mga brother, ito yung sinasabi kong trapan na nasira. So, ito yung unang two-story trapan na ginawa ko. So, yun. Very, very sad. Ubus yung isda, mga brother. Ah, yung isda na nasa loob nito is yung Dumbo Air Mosaico. Ubus lahat. Walang natira. So, kitang-kita naman kung anong nangyari, mga brother. Mga chong. Yun. Nabulok yung base ng trapand natin kasi plywood lang yung nilagay natin doon. Sayang. Pero well, ganyan talaga ang buhay. So today, ngayong araw, mga master, ay magbibigay ako ng tips kung paano natin maiiwasan yan. Okay, katulad ng ginawa ko dito. So, ito yung trapan na ginawa ko pagkatapos dito. So, yung sa ibabaw, okay pa naman din siya. Same lang sa ibaba. Plywood lang yung ginamit ko dito. Okay, so, makikita nyo ba? Ayan. So, plywood lang ginamit ko dito. At medyo matibay pa siya kasi hindi siya masyadong naiinitan ng araw. Compare doon sa ibaba, yung araw galing doon, doon talaga tatama. So talagang maapektuhan yung kanyang strength. Madali siyang mabulok. Tsaka yun, kaya ginawa ko dito kasi noon pa man nakita ko na yung disadvantage ng trapand na to. Kasi first try ko pa lang din to na gawin. So, hindi ko siya nalagyan ng pintura or yung mga antayanay or yung mga para hindi siya madaling mabulok. Hindi katulad dito sa kabila. Talagang matibay ito. Lagyan ko to ng pintura tsaka reinforcement dun sa kanyang base. Okay, nakita nyo. Bamboo yung ginamit ko pero nilagyan ko dito sa gitna na dalawa para matibay talaga yan. So, kasi 3-story ito. So, kailangan talaga matibay. So, today ngayong araw, mga kaibigan, ay titingnan natin kung anong naging dahilan yan. Tsaka magbibigay na din ako ng tips. Paano natin maiiwasan itong mga pangyayari. Maganda na hindi siya direct sa sunlight. Kasi ang disadvantage niyan is that ito, katulad nito. Yun. Madaling masira. Parang papel. Kita nyo? Parang papel. Ang bilis mabulok. Ito. Yan. Yan ang nangyayari kapag direct sunlight yung trapan natin. Madaling masira yung trapal o yung laminated sack na gagamitin. Also,
maganda kapag yung gagamitin natin sa base is pipinturahan din natin. Kasi tulad nito, nabulok. Damn. So siguro next day, sunod na araw, papalitan ko na to. Naubos yung isda, man. Damn. So sad. Alright, so yun na nga mga brother, yung nangyari sa tarpand natin. So yun, ubos yung isda. Pero yun, ubos nga yung isda natin. Nasira yung tarpand na butas. And siguro number one tip na may bibigay ko na lang sa inyo is kapag gagawa tayo ng trapan, especially pag 2-story pataas, 2-story, 3-story na trapan, make sure talaga na matibay yung foundation, yung base, at saka yung kanyang whole structure, yung framing ng ating trapan, dahil nasa huli yung pagsisisi, mga kaibigan, mga brother, para nang sa ganon, matibay tsaka talagang maglalast ng mahabang panahon yung mga trapan natin. And yun, first tip para maiwasan natin yung mga ganong mga pangyayari. So second, siguro yung second tip na may bibigay ko is kailangan, or kung pwede is yung mga trapan natin ilagay natin sa lugar kung saan ito ay hindi direct sa sunlight. Kasi yun yung isa sa mga reasons kung bakit madaling mabulok yung mga laminated sack, yung mga trapan natin na ginagamit. So mas maganda talaga kapag nasa unshaded area, or yung mga siguro pwede na rin yung mga nasa ilalim ng kahoy, or yung hindi talaga sila direct sunlight, para maiwasan natin yung madaling pagkabulok. So and then siguro third tip is always check your trapan pagkatapos magpakain sa mga isda. Siguro mas paganda na i-check natin yung kung okay pa ba yung base or yung structure, yung frame ng ating trapan. Nang sa ganon, kapag meron tayong nakitang mga siguro yung crack or yung mga nabubulok na mga parts is maagapan natin. So maiiwasan nating maubos pa yung mga isda natin or mamatayin tayo ng isda. At para maiiwasan natin yun. And siguro fourth and last tip, mga kaibigan, mga brother, is no matter how disappointing yung mga na-experience natin sa pag-fish keeping, namamatayan tayo ng isda, or naubusan na tayo ng pasensya sa paglilinis or pag-water change, or yun, katulad ng sa akin na nasira yung trapan, just continue on this hobby, kasi dito tayo nagiging masaya. Ito yung mga bagay na nagpapasaya sa atin. So siguro just make this incident or this mga experiences na to na learning para sa atin, para sa susunod alam na natin kung anong gagawin. And yun, sana may natutunan kayo. And I hope na kayo dyan, mga hobby, mga fish keeper dyan, ay sana ganun din yung gagawin natin, no? No matter how disappointing this hobby is, may mga disappointments tayong natatanggap or na-experience, just continue on the things na nagpapasaya sa atin. And hanggang dito na lang, mga kaibigan. Don't forget to hit the like button, and also kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na sa channel ko, kasi gumagawa ko ng video patungkol sa fish keeping, and also sa angling, or sa sarin po akong angler. Siguro soon magpo-post tayo ng mga video ng
fishing, mga fishing videos natin. So hanggang dito na lamang po, mga brother, and good day sa inyong lahat dyan. Keep safe and fish out.